May huli ba dito? Nandito na naman tayo sa gitna ng SLEX. So good morning sa inyo lahat. Oh no, lumagpas na naman ako. Ito na naman. So baka mahabol natin yung Army Navy. Lagi na lang Boplog, sobra. Ito. Baka kayanin. Kamote. Lagi kong namimiss yun, yung exit na yun. Kaka-start ko nga lang ng video, sabay sabi ko, putik, Caltex na naman. Ayun ako. Kamoting morning. Ay, buti umabot tayo, pero sobrang kamote. Parang pangatlo o pangalawang beses ko na ata ginawa yun. Pumasok ako sa exit. Wala kasing signage eh. Basta pinakita ko na yun dati, naharangan yung signage ng Caltex ng isang malaking puting building. Kaya na-miss ko na naman. So again, good morning sa inyong lahat. Breakfast ride lang ulit. Grabe ang traffic. Ang bagal namin dun sa SLEX. Actually, pwede ko pala hawakan yung mic. O, diba? Yan ang kagandahan ng Action 4 kapag naka-wireless ka. Ganda tingnan kapag magkatabi talaga yung pula at saka ano eh, blue. O, hi muna kayo. So share ko lang pala, yung isang advantage kapag naka-wireless mic tayo, pwede natin gawin to. So ito, meron lang ako naka-ready na clip. Makakapag-selfie view na tayo. Ayan, snap lang dyan. Kunwari, nakaupo tayo sa motor. Ready na, hindi na natin kailangan i-edit. Wala na tayong masyadong kailangan gawin. Kasi yung audio natin, nandito pa rin. Kasi kapag naka-360 tayo, tapos kukunin ko yung kabilaan, yung audio ko manggagaling pa rin dito sa ano, yung camera ko dito. Bago tayo mag-ride out. Yan, no? S1000, tapos may nakasingit na Tenere ang angas ng itsuro. Taas ang tindig. Kakambal. Shoutout. Yan, titin. Okay. Check nga natin kung anong itsura. Actually, di ko naman kailangan mag-look back. Gusto ko lang tingnan yung sarili ko sa video. Kasi napapanood ko sa Instagram, maahos yung mga ganun eh. Hello. Wait a minute! Oh, wala, wag na. Antok-antok pa. Anong daan to? Ganda. Maraming nag-chat sa akin eh, kung anong gamit nating setting dito sa Action 4 natin. So sinishare ko naman, na alala ko lang, mag-rant lang ako konti. Pansin ko kasi ibang ano, content creator, parang kapag maganda yung setting nila, ayaw nila na sinishare sa iba. Mapapansin mo talaga, parang gusto nila sa kanila lang maganda. Pero yan, may isang channel ako nakita, syempre hindi ko na, bukod sa hindi ko na maalala yung pangalan, ayoko naman ibigay yung name dito, diba? Hindi naman tayo ganun. Pero makikita mo, tinatanong, anong settings nyo, anong ISO, kung ano man. Sasagot lang niya, naka-GoPro ano ako, GoPro 11 ako. Sobrang generic ng sagot. Puro ganun sagot niya, siguro mga apat na video. Parang anong settings mo, naka-ND filter ka ba, ganyan-ganyan. GoPro lang. Damot eh, no? Lipasi Dua Lipa Motorrad Ali Royal Enfield, oh. Mga motor, pero hindi pa bukas lahat. Nakita ko may vest pa rin. Makwento ko lang, no, yung group ko na XSR 900 na sinalihan, hindi ko pa sila nakaka-ride. Pero nagbebentahan na sila ng XSR 900 nila. So nabanggit ko na to dun sa isang episode natin dati. Hindi ko maintindihan kung bakit yung iba binibenta nila. Eh ako kasi gandang ganda talaga ako dito. Yung iba nag-upgrade na sa MT-10.
Yung iba, dumiretso na nila ng GS. Basta ibang motor na ride na quick ride lang talaga. Pakita ko na lang din sa inyo yung food kasi mukhang okay yung logo eh. So hopefully masarap at saka okay yung price dito. Log House Cafe. Actually bago kayo makarating dito, ang daming kainan sa labas. So mukhang puntahan talaga to. Nag-vlog na ako kasi papasok pa lang, ang ganda na yun. Aesthetic. Ang ganda talaga ha. Tara, i-vlog na rin natin yung food since nandito na rin naman tayo. Pasko na. Pasko na agad. Basta sa Pilipinas talaga September pa lang Pasko na. Ikot pa ulit tayo sa labas. Gusto kong itsura. Eto, tignan nyo pati yung labas. Parang resort yung dating. So tara, check na natin yung food. Gutom na rin. Sakto lang. Breakfast sampler. Arroz caldo na mas maraming plato kaysa sa pagkain. Same. Breakfast. Salmon. So tingnan natin kung puro formal lang o masarap talaga. Tayo parang Reese's, pero yung peanut butter niya, hindi ganun yung lasa. At tapos na nga tayo kumain sa Log House Cafe. Okay naman siya, pero for me, medyo mahal siya para dun sa lasa. Hindi siya hindi masarap, pero nasa expensive side siya. Yung cafe nila, $2.25 eh. Tapos yung meal niya, nag-average ng $500, ganun. Pero okay naman, lalo na yung place, sobrang ganda. Pang date siya, sobrang aesthetic tingnan nung place. Log House na Log House talaga. So, okay, goods. At least, di ba, meron tayong nakitang bagong kainan. Itong mic natin, medyo sinusubukan yung pasensya ko today. Hindi na naman siya nag-connect ng maayos kanina. At nahihiya kasi ako kapag nakakastorbo ng kasama. Anyway, ngayon papunta na kami ng Moto Market sa May Eton. So tambike lang tayo saglit tapos uwi na rin kasi quick breakfast ride lang naman to. At kailangan natin makabalik ng alas 12. I-feel muna natin yung daan. Sana wala masyadong traffic kasi kanina ang tumal eh. So tara, let's go! May huli ba dito? Burst lang. Grabe, sarap. Parang ang dali na kunin ng 200. Trinay ko lang naman, pero parang simula nung naranasan ko, mas madali na siya pumitik ulit sa 200. O siguro kasi naka driving mode 1 tayo. Ang alam ko kasi kapag sa driving mode, parang yung torque lang eh. Oh, ano nangyari? Group connection loss? It's either sumobra ako or may nangyari ba? Parang hindi naman ako dapat ganun kalayo. Sana sumobra lang ako. Okay naman daw sila. Kinabahan ako agad. Wasak na wasak yung daan. Yun yung sinasabi kong advantage kapag nasa likod ka lang. Sinabi na nila na merong sirang daan na malaki. As in crater talaga. Diba? Kapag nasa harap ka, kailangan times 3 alert ka. Kasi yung mga ganun wala magre-report sa'yo. So sa akin, chill lang. Kaya gusto ko lagi nasa huli. Tapos bakbak ka konti, balik ka sa huli. Chill lang talaga. Uy, grabe, lalim.
ang sarap magstay sa lower gear. Kahit yung kapag todo speed na, mas trip ko nasa 5th gear lang eh kaysa 6. Last ng hatak. Naalala ko lang, may mga ilan-ilan na rin kasi nagtatanong about vibration na itong XSR 900. Tingin ko okay naman yung vibration niya. Pero yun nga, since wala tayong mapagkumperan, mamaya malala na pala yun. Hindi natin alam. Pero may nararamdaman akong vibration kapag minimal lang. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Nag-exit kasi tayo eh. Ah, yung vibration. May nararamdaman akong konti lang kapag 5,000 RPM pataas. Pero syempre kapag nag shift up ka, mawawala kasi higher gear, bababa yung RPM, tapos wala na ulit. Tapos kung meron mang vibration, not to the point na after mo mag-drive ng matagal, parang nanginginig yung kamay mo, hindi naman siya ganun. So yun, for me minimal lang, pero ramdam ko siya hanggang itlog. Yun yung napansin ko sa kanya, lalo na nung nag-north loop. Ewan ko kung nakatulong yung info na binigay ko, pero yun lang yung vibration na ano. Basta hindi siya ganun kapangit for me. Mabuhay. Wala. Aba, nagagamit na naman natin ang ating tank bag dito sa RFID, na mas marami pang supply kaysa ang gumagana. Tapos gusto nila maningil. Pati yung scanner nila medyo bulok. Silip-silip sa Moto Market. Pero wala naman tayong bibilin ngayon kasi wala akong kailangan. O yun, kasama natin yung exercise kanina. So nandito na tayo sa Moto Market. Ang daming motor ah. Tang bike ba ngayon? Puro Kawasaki. Dami. Okay, titigan lang natin tong XSR. Alam niyo yung mga gantong bato? Siyempre baguhan pa lang ako dati sa motor. Nagtataka ako bakit nagkaroon ng gasgas dito. Napakita ko yung dati sa isang episode eh. So basta meron dyan. Kala ko zipper or parang bag. Pero yung mga batong tumatalsik pala yun na nasasalo ng pantalon na t-shirt natin. Katulad yan. So yan, may gasgas na tuloy yung tangke natin. So ma-share ko lang, hindi ko kasi dadalhin yung helmet ulit. Ito yung gamit natin na pang-lock. May mga number lang naman yan dito. Tapos nakasabit lang, bakal naman siya. Sana hindi naman matanggal at manakaw agad. Laki kasi ng helmet eh. Nilagay ko na lang dito sa tank bag natin lahat ng kailangan. So ganyan ko na siya iiwan. Gloves at saka balaklava nga, iniiwan ko na lang din doon. Lagi na lang ako umasan, hindi siya mawala. So tara, tingin na tayo dito. Pakita ko lang yung mga nagusto. Modular yan ha, ito yung hati nyo, hindi halata. Tapos nakasale na siya from 36, 25 na lang. Sayang nga lang, wala nang size. Kasi ito yung AGV natin, ang mura na nung drinap. 24,000 dati, 16 plus na lang ngayon. So ngayon, uwi na tayo. Ito siguro pure ride na lang, wala na masyadong kung ano-ano. Hindi mo man lang mabakbak to, ang daming kotse. Bago pala natin tapusin yung vlog natin, habang nagra-ride lang tayo, pakita ko lang yung sinasabi kong vibration. Ayan, pag-apak ng 5,000 meron na. 5,000 pataas. Downshift tayo konti para mas taas yung RPM. So ito, nasa 5,000 mahigit tayo. Kahit na merong vibration, hindi siya ganun kalala. Nararamdaman ko pero hindi malala. So yun lang, balik na tayo sa ride. At saka siguro dito ko na rin tatapusin yung vlog, kasi yun na rin naman yung short ride natin. Pauwi na tayo. Ride safe always. Peace! Oh,